una, nagpapasalamat tayo no, we only had a very simple opening celebration. Binuksan lang natin, and I'm very happy that Dr. Danda Wanday, who is a member of the City Council, attended and gave some words of wisdom. Now, we all have high respects for Dr. Wanday, and I was so happy that he showed up. No, ito yung kauna-unahang Monday convocation na inattend ni Dr. Danda. And then, of course, na-announce na kanina yung lineup ng celebration na napakarami. Maliban sa sports activities, ang bago ngayon, ha, yung motocross na pinangungunahan ni Cap Jonas Muhammad ng Poblacion 9. And then, of course, yung ating parapol, kung wala pa kayong tickets, bumili kayo. Ha? 1,000 lang, baka magka-pick up kayo. Kami pa magpabayad ng taxes niyan. Huwag kayong maniniwala dun sa mga fake accounts na nagsasabing scam lang daw yung ating palaro. No, so, yon. Pag scam yung palaro, hindi na ako tutuloy sa pagtakbo. So, ano pa yon? Of course, mamaya, bubuksan natin officially yung trade fair. From 80, parang mukhang 100 plus na yung nandyan ngayon. And then, what else? Marami sana tayong mabubuksan pa, but we will officially, and magkakaroon ng grand opening ang ating dialysis center. Although, na-open na natin siya, officially, inimbita natin si Chief Minister para buksan yung kauna-unahang LGU-operated dialysis center na libre para sa lahat dito sa Cotabato City. So, yun yung mga mangyayaring ganap. Artista, i-announce po natin yung artista ang binanggit ko kanina. Yes. Huwag na lang. Bad yun. May artista po tayo narating sa June 20. Magkakaroon ng performance. And I don't know if sa Mutya ng Cotabato, nakita nyo naman yung mga Mutya kanina, di ba? Magaganda. Maganda. Yes. Oh, mga bright. Kasi may yeah. Nakasama ako one time sa interview, huhusay magsalita. So we have a very good batch of Mutya ng Cotabato now. And I hope na mananalo yung talagang deserving to be called Mutya ng Cotabato. And then, nakikita niyo sa lobby, di ba? Nilabas na natin ngayon si Mayor's Action Center. Para pagpasok ng tao sa City Hall, alam niya kaagad kung namatayan siya, may sakit, ihingi ng medical assistance, ayuda, doon siya sa Mayor's Action Center sa right. Pagka naman meron siyang kailangan sa mga transaksyon sa City Government, nandun yung People's Action and Complaint Desk sa may left side. So para pagpasok ng tao, servisyo agad ang sasalubong sa kanila. And then, almost completed na rin yung ating ground floor na pagpapaganda. Not because gusto lang natin pagandahin yung City Hall. So we want the People's Palace to be really inviting to our people. Hindi lang yung may transaction. Diba? So gabi, pwede kayong mamasyal dito, huwag lang yung abutan ng curfew, papicture. So ito, nagiging pasyalan na kasi itong People's Palace sa gabi. And then, of course, ongoing yung ating construction ng covered court, yung ating mini gymnasium dito sa likod. Akala ko nga magagamit na natin sa Mutya ng Cotabato, pero unfortunately, medyo na-delay ng konti yung approval, but thank God it's still approved. No? So, maraming salamat sa ating mga committee members ng Araw ng Cotabato na talagang nagsusumikap na maging special itong ating celebration ngayong darating na June 20 for the 65th Araw ng Cotabato. Medical mission? Yeah, medical mission para sa lahat dito po yung sa People's Palace. And then sa June 20 mismo, sa Araw ng Cotabato, ay magkakaroon tayo ng napakalaking medical program to be led by CRMC, but still in celebration of the Araw ng Cotabato. Yun, magkakaroon doon ng mga operasyon, diba? Ang wala lang doon, kung gusto mo magpatangos ng ilong, magpatangos ng lips, o wala rin silang gluta drip, diba? Pero mga sakit-sakit, pwede. Sa June 20, dito bukas, mamimigay tayo ng mga gamot, meron din tuli. So sa members ng media na hindi pa natuli, malaman mo rin, hindi masyado ng tubo. Chance mo na bukas magpatuli. Maliban doon, Mayor, sa libreng tuli at doon sa mga gamot, ano-ano pa. Dahil pagkakataon nito, na malaman mo na ng mga Cotabatinos kung ano yung mga hahatid na tulong sa kanila bukas. Well, actually, ito, ma-highlight lang kasi siya, pero regular na natin ginagawa. Remember, we have City Hall sa Barangay every week, no?
Lahat ng ito ay medical mission. Bukas daw gagawin sa Rosary Heights Mother pala yung ating City Hall sa barangay. No, so, yan, regular na ginagawa na rin natin ito. In fact, starting July 1, yung ating City Hall sa barangay, maliban doon sa pupunta kaming lahat, meron na talaga tayong mga personnel na naka-station sa mga barangay. Ang trabaho lang nila ay para may malapitan yung mga tao kung may kailangan sila sa City Hall. Then sila ang tatakbo dito so that mas mabilis yung delivery ng services. So these are, sa tingin ko hindi naman to innovation because I think other mayors are doing this also. Pero tayo, our intention is to really bring our local government closer to our people. And that's, I think, our responsibility. Kaya, kesa naman magtumpok sila dito sa City Hall, labas na lang sila. So sa mga barangay, may deployment tayong gagawin. Mayor, Salinan, para sa month-long celebration, kamusta naman po ang preparation para sa safety and order po natin? Our security is always in place. No? Even a month before araw ng Cotabato, nagkaroon naman na ng preparations. And we are enjoying a relative peaceful city and we hope that it will continue that way. No? Sana walang spoilers, walang mga yung naiinggit lang kaya gagawa ng scenario, no? Sana lahat na lang magsama-sama. Let's just celebrate. And then, kung gusto nyo mag-spoil after the celebration, huwag lang magpahuli pagka may ginawang kabulastugan because we will not also allow that. No? In short, wala pong dapat ipangamba dahil ang ating PNP, Philippine Army, ang Philippine Marines, our public safety office are all ready for the celebration of the Araw ng Cotabato. Tuloy pa ba yung Soka? Soka is scheduled on June 18. No? And the acting vice mayor is Popoy Fomento. Until today, we are still waiting for their official response to our letter. Pero until now, wala po kami natatanggap kung ano ba talaga preparations nila. Dahil ang Soka, para sa kalaman ng ating mga kababayan, dapat activity ito ng Sangguniang Panlungsod, where they invite me to speak before them and our people to report our accomplishments, our plans, and whatever it is that our people need to know. But sa ngayon, wala pa tayong natatanggap, but whether my participation si Sangguniang or wala, sa June 18, nakatakda akong magbigay ng ulat sa ating mga kababayan. So abangan po ninyo yan. Marami po tayong ginagawa na hindi na natin ina-announce, no? Dahil kagaya ng ginawa natin isang araw na minonitor natin yung pagba, sinabi, nagkataon lang kasi na tumatambay lang daw ako doon, kaya nakuhanan ko ng picture, ano daw ang ginagawa ko, magbibidyo lang ba ako? Kung wala akong gagawin, ba't ko naman nihihiyain ang sarili ko? Naibibidyo ko yung problema, tapos magpapakyut lang pala ako. Diba? So yun, nakita nyo naman, kahit araw ng Linggo, nilinis natin yung mga kanal, we made sure na natugunan natin yung problema. And dahil sa nangyari nung Linggo, ang dami nating plano ngayon na gagawin. And I hope that the Sangguniang will readily approve our request for appropriation doon sa gagawin nating clearing program sa buong city. Kasi kung aantayin natin ang DPWH na gawin yung National Highway, ang sabi nila sa amin hanggang June na lang yung kanilang pondo for the city. So talagang kailangan tayo na ang gumawa nito with the hope na sana sa mga susunod na panahon ay magawa na ng DPWH yung dapat nilang gawin sa National Highway para tayo ang focus natin yung mga creeks na lang, mga malalaking drainage. And of course, kailangan din kasi natin ang tulong ng mga barangay dito eh. Hindi po pwedeng sabihin ni barangay, binabaha kami. Come on, may mga barangay kapitan din kayo. Kesa maging concerned sila sa ibang bagay, dapat gawin din nila yung kanilang participation. Wala tayong ina-attack na barangay dito. Ang sinasabi lang natin, na bago sana makarating sa atin, may action din si barangay. Pero kung hindi nila gagawin, ready naman kaming gawin. Kaya lang mas mapapadali siguro kung magtutulungan kami. No, whether kaaliado ko, hindi ko kaaliado, magsama-sama tayo para ito sa tao. Okay. Kumusta yung pagbisita mo, Mayor, kanina sa SP? Masaya naman. parte ng proseso, no? And iginagalang natin yon. Siguro, mas marapat na pasalamatan ko muna yung Committee on Laws na pinangunahan ni Councilor Popoy Fomento at ang Committee on Public Works and Improvements under Councilor Eli Mintimbang, Eli Boy Mintimbang, dahil
And the members of the committees na umattend during the committee hearing, dahil pinagbigyan nila yung ating kahilingan na mag-enter tayo into a memorandum of agreement with Cotabato Bar Mining Corporation para sa free dredging, libre na dredging ng Rio Grande at ng Tamantaca River. So doon pa lang, ipinapakita na ng sangguniang yung kanilang kahandaan na tuloy-tuloy lang kami sa aming trabaho bilang mga halal na opisyal ng Cotabato City. Yun nga lang, may mga opposition na inilabas kanina, but that is part of the process. What is important is our intentions are good. No? Ginawa natin yung kahilingan dahil sa tingin natin yun yung makakatulong sa problema ng pagbaha sa lungsod ng Cotabato. But if other people see it otherwise, wala na tayo magagawa dahil yun yung kanilang sariling analysis. Pag sinabi mo, Mayor, na libre, ang mag-shoulder ay... yung ating partner na Cotabato Bar Mining Corporation. So sila gagawa, they own the equipment, they own the operators, they will hire laborers, they will hire skilled workers. So si Cotabato City wala nang babayaran. In fact, kanina ang new development is magbibigay pa sila ng 10 million bawat taon just in case kakailanganin ng mga barangay na apektado ng dredging. And then, yung mga local taxes na kailangan nilang bayaran, ay babayaran nila. In fact, nag-register na rin sila ng kanilang business dito sa Cotabato City. Bakit for free? Well, according to them, syempre magagamit nila ng ibang spoils, no? Ay, ibang materials from the rivers, no? Yung mga silt materials. Pero libre because they're also doing the same thing in La Union. No, aside from, of course, using the silt materials, ang number one talaga na dahilan kung bakit sila nandito is because just like La Union, problema natin yung pagbaha sa Cotabato City. And ako naman, nakita ko yung opportunity na wala tayong gagastusin. Kasi sa ngayon, meron talaga tayong 200 million na aprobado na ng bangko pambili ng dredging equipment. Pero iniisip ko, overtime, yung ating gagamitin para sa operations, baka naman maubos na yung pera natin at we will be spending even more than 200 million. No? Samantalang ito, wala tayong gagastusin, gagawin niya yung dapat ginagawa natin na pagpapalalim ng mga ilog. Walang counterpart ang city. Wala tayong counterpart according to the draft MOA. No? So wala talaga tayong counterpart, magbibigay sila ng 10 million. And then, ang isang magandang bagay dito, lahat ng ating mga areas na nangangailangan ng tambak, ay doon nila ihuhulog yung mga silt materials. So yung idea na dapat 100% yung silt, yung dredge materials will be owned, itatambak sa Cotabato City, baka pagdating ng panahon, mawawala ng Cotabato City. Dahil matatambakan tayo ng silt materials na magmumula sa mga ilog. So practical lang, na kung ano yung kailangan ng tambak, tambakan natin from the dredging. Pero hindi naman kailangan, then what will we use the materials for? Para saan? Diba? So ang ating dito, tinitingnan natin, hindi na magagastos ang city government, masusolve pa. Dahil isang dahilan ng pagtaas ng tubig dito, backflow eh. Masyado nang mababaw yung ilog. Noong araw, pag lumalangoy kami dyan, talagang hirap na hirap ka. Ngayon, pwede ka nang tumayo sa gitna ng ilog. Dyan din kaya ako lumaki sa mga lugar na yan. Kaya alam ko yung gaano yan kaganda ng araw. Maraming yellow submarine dyan. So, Mayor, itutuloy pa rin yung dredgings despite na nag-oppose sila na wala, commitment hindi muna. Hindi ko alam ang ano magiging desisyon nila. Ayaw natin pangunahan. It's yes. Either they say no, or they say yes, or they will do further study. Basta tayo, nais lang natin ipaalam sa lahat na ginawa natin ito not because we have personal interests to protect here. Ginawa natin ito dahil una, hindi ko nakikita yung lohika na mag-a-approve ka ng... Inaprobahan na kasi nila yung 200 million eh para magkaroon tayo ng dredging equipment. Yung dredging equipment na yan, gagamitin din natin ng manghukay doon sa same areas na uhukaya ng CBMC. So ba't ako for free? So ba't ako gagastos ng 200 million samantala may magbibigay ng libre? Magbibigay pa ng 10 million bawat taon. But it's not about the 10 million. That's a very small amount of money. We can afford to produce that. But the thing is, hindi nasasakit ulo natin kasi mag-monitor na lang tayo kung
na ginagawa ba nila yung kanilang commitment na maghukay doon sa Rio Grande at saka sa Tamantaca River. So I really, I'm sorry to say this, no? I'm not questioning the wisdom of the members of the council. It will not be good to do that. Unang-una, dati rin po akong konsehal. So sa lahat ng ayoko kino-question yung wisdom ng sanggunian. Pero nagtataka lang ako kung nasaan yung logika na, ah, we should subject this to public consultation and public hearing. Then come on. Ba't hindi ka nag-public consultation noong time na inaprubahan ninyo yung pagbili ng sarili natin dredging equipment? Diba? Ilang barangay yun na yung sasaklawin? No. Kung titingnan mo yung stretch, Poblacion 1, Poblacion Mother, Poblacion 7, Bagua Mother, Bagua 1, Kalanganan Mother. And then the other side, Kalanganan 2, Tamantaca Mother, up to Tamantaca 5. And there was only one barangay chairman present who expressed his opposition to the project. So that's why I leave it to the discretion of the sanggunian whether to approve it or not. Kasi kung titingnan mo, kaya nga sinabi ko kanina, and then my claim, na dahil meron daw project na mining, na mining yung term, na nagwelga ang mga tao, nagfile ang kaso, kaya naitigil. So ako, I'm very, very honest. No? Nasabihin kanina, o sige, show me evidence. Pakita kayo ng ebidensya, pakita kayo ng study na talagang makakasira ito. Dahil ngayon pa lang, pag merong pruweba, ako na mismo magka-cancel ng bunga. Diba? But just the same, they cannot force me to use the 200 million to buy the dredging equipment because may problema pala. Bawal pala. Dapat aprobahan ng tao. Tama naman yun. Aprobahan ng tao. Pero dapat alam ng mga miyembro ng sanggunian. And I'd like to thank Councilor Popoy Formento for educating them that there is no requirement for a public hearing if the request is only for the authority of the mayor to enter into an agreement. So, well, but again, I respect the process. What is important is, sinabi natin sa kanila na meron tayong opportunity. Wala tayong gagastusin. Mababawasan na yung pagbaha. Diba? Magbibigay pa ng earnest money. Ano pa gusto natin? That's the point. Yung sinasabi din, Mayor, na may mga bahay daw kasi na nasira dahil sa dredging operation dyan. Hinihintay ko at may magsabi na bawal kasi dapat na may bahay sa riverbanks. Riverbanks. Alam mo din na yun? Oo, yun yung hindi lang natin in-emphasize, no? Dahil, alam mo, kadalasan masakit yung katotohanan eh. And ako bilang nanggaling sa lugar na yan, dyan po ako banda pinanganak. Ang dami kong kamag-anak dyan. I am also concerned. No, hindi lang naman ako concerned sa nakikita ninyong pagpapaganda lang ng city. I'm also concerned about the welfare of our people. Unang-una talaga naman bawal tumira sa gilid ng ilog. Diba? And ang dredging operations, kaya sinabi ko kanina, where's the evidence? Dahil yung tatay ko, bago namatay, naging operator ng dredging equipment eh, ng DPWH. Eh wala naman ako maalala nang binibisita ko yung tatay ko na may mga nahulog na bahay dahil nag-dredging sila. Because ang dredging nasa gitna, 10 meters away from the banks. And ipagpalagay na natin na merong ganun. Ano? So, hindi na natin huhukayin yung ilog dahil may mga illegal settlers tayo na sa gilid ng kalsada, ng ilog. So, ito yung mga bagay na dapat pag-aralan din ng sanggunian. And naniniwala naman ako na logical beings itong mga miyembro ng sanggunian. Apo, dahil sa pangyayari ito, Mayor, yung sabi nga doon sa may mga bahay, kasi sa ibang religion, ano, ginagamit yung sa PNR na yung hazard map. Ganun ba tayo ka, ano, para, kumbaga, ano ba tawag doon? Para maano talaga magagamit yung, ito ba, wantilhan? Yung hazard map na pinatawag, pwede ba natin yun sa mas maigtingin siya para nga maiwasan itong mga ganito? We have been doing that. We have been doing that. Pero dapat ang first
responder dyan, yung barangay. Alam naman nila yung batas eh. Lahat ng batas na sumasaklaw sa Cotabato City LGU, sumasaklaw din sa mga barangay local government units. So, responsibilidad namin sa city, responsibilidad din nila sa barangay. No? So, hindi po pwedeng ipasa na lang lahat sa city government. Although, hindi po ako nagre-reklamo. If that's the only way to deliver services, magtitikit mata ako. In fact, yung paglilinis ng mga kanal nila, hindi man ang trabaho ng city engineering office. Pero bakit ginagawa natin? Because maraming hindi gumagawa niyan. No, pero lang doon sa mga gumagawa, maraming salamat sa inyo. Pero generally, what is happening? They're calling the city engineering office to do clearing operations for them. But are we complaining? We're not. That's why tayo, nag-iisip tayo ng mga paraan para ma-solve talaga natin itong mga ganitong problema. Pero yun lang talagang bahagi siguro ito ng proseso. Nag-aantay pa nga ako ng, hindi ko pala ito cellphone, pinindot ko pa naman. Nag-aantay ako ng magiging desisyon ng sanggunian kung a-aprobahan ba nila o hindi. Pag hindi inaprobahan, well, I will really feel bad. No? But I cannot also push through with the procurement of our dredging equipment considering that prior to operations, we need to get an ECC, Environmental Compliance Certificate from ENRE, which is a very tedious process. Ibig sabihin, napakahirap kumuha ng ECC. And etong CBMC, meron na silang ECC. Meron na silang business permit. Nagbayad na sila ng lahat ng regulatory fees. So ano pang hinahanap natin? So kung pinagpipilitan natin yung revetment project, nanggaling na rin mismo kay Chairman Pasawiran, di ba? Na meron ng project dyan at sila ay kinonsulta na, kinausap. So ano pa problema? Antayin na lang natin na ma-implement yun. And let us not force CBMC to do the revetment project for us. Because that's not part of their proposition. Otherwise, negosyo na talaga ito kung maglalagay sila ng... Di ba? I already gave an assurance. Ngayon din. Susulat ako sa DPWH. Although alam naman natin na may programa na para dyan eh. Implementation na lang ang kulang. So bakit may pagpipilitan? What if 6 years from now pa nila i-implement yung project? Di ba? May mga projects na... Look at Quirino Bridge. 6 na taon bago naumpisahan. E paano kung 6 na taon bago maumpisahan yun? Anong gagawin natin? Tapos, Simba ko palayo. Gaya na sinabi ko kanina. Paano pag nagkaroon ng disaster? And the cause will be the overflow of our bodies of water. What will we do? Sisisihin lang natin si city government? When we were trying to offer a solution that you are trying to refuse? Kung sakali ma-approve ng sanggunian yung... Nagulat ako sa'yo. Kano po katagal bago masimulan yung project? Kung sakali ma-approve ng sanggunian yung... According to the representative of CBMC, according to CBMC, kailangan pang... Alam niyo hindi naman ito agad-agad eh. Hindi ito, ano, yung parang... Pos, ano, masakit dyan. Tapos... Either turukan ng gamot or ipisilin or ano, what? Hindi naman ito band-aid solution eh. Magagawang na sila ng exploration which will take them a few months. After the exploration, ipipresent nila yan sa atin, hindi yan automatic na mag-operate sila. Present nila sa atin, patawag si DPWH, patawag si MENRE, patawag si Sanggunian. Ito yung resulta ng study. Ganito karami yung kailangan nating hukayin para bumalik sa dating state, yung ating ilog. And then, ano ang posibleng magiging epekto pagka nag-ukay tayo dito? Talaga bang magbabar down yung mga river banks? O hindi? Kasi kung hindi, ba't natin pinangungunahan? Diba? Malay mo. Ako, sigurado kasi ako na ang naging dahilan ng pagkatubak sa Tagalog. Pagkatibag. Sorry ah. Kung Bisaya po ta na dali rakena. Yung pagkatibag ng ano, is because nag-overflow ng grabe yung regulante. So pinaing lahat ng lugar, lumambot yung base, bumagsak yung mga bahay. That was the reason. But dredging, parang wala pa ako naalala. Pero, eto ha, and good deal ito. Usapang matino. Ha?
na pagka may maipakita silang study na pag nag-dredging, masisira ang liver bank, automatic cancel ko yung contract. Pangalawa, pag na-prove nila na yung nangyari sa Kalanganan Mother na natibag yung mga lupa ay dahil sa dredging, hindi ko tutuloy yung dredging. Pangatlo, yung claim ni Councilor Gabby Usman na meron daw mga welga-welga at may kaso na nagdesisyon na hindi po pwede. Magpakita kayo sa akin ng resulta ng kaso. Magpakita kayo ng pruweba na talagang may nakasuhan at napatigil. Patigil natin, kalokohan naman yan. Hindi pala pwede, hindi ko pa ipagpipilitan. Hindi po ako loko-loko na ipagpipilitan ko yung isang bagay na hindi tama at hindi pwede. Yung sa, halimbawa, yung ipagituloy yung libre, anong mangyayari doon sa 200 million na inaprobahan ng SP na supposedly pagpipilitan? Una sa lahat, we will ask the Sanggunian to reconsider na yung 200 million, gamitin na lang natin sa ibang bagay. Say, ngayon, sa maintenance kasi ng ating mga waterways sa city, kailangan natin ng additional declogger, yung nagsasaksyon. So, dapat mga heavy duty talaga. Kasi, nung inikot ko nung Linggo yung ating mga catchment basin, mga kanal, talagang kailangan natin ng additional na gano'n. Para, standby na siya, dahil magsimula July 1, ang operations nila once a week na. So, hindi na po pwede kung kailan may reklamo, saka lang sila action. So, may mga personal na tayo na dedicated dyan, may mga equipment na dedicated para hindi na maulit yung nangyari doon sa May Santos, nagitubuan ako ng hubag-hubag kasi after 5 minutes, sobrang taas ng tubig. So, yun nga, pagbungkal namin, puno na yung mga catch basin. Pero mabilis naman bumaba kasi natanggal na natin yung mga bulk ng basura noon na talagang tumigas na parang mga semento. This time, hindi na tayo nahirapan dahil konting suction lang at natanggal ng mga basura, dumaloy na yung tubig. Mayor, alam mo yung nature ng business ng CBM dito sa city? The only business that I know is yung kanilang dredging operations na gagawin dito. Other businesses, wala po akong alam. Actually, I don't know them until they submitted a proposal to the city government and offered free dredging. So meaning, nag-start na pala ang dredging dyan, Mayor? Kasi nagreklamo na sila kami, natibag na din, may bahay na na, ano? Nagkaroon po ng dredging operations dyan noon ang DPWH. Pero mukhang may ibang region na nag-request, pinadala na naman doon yung dredging machine. Yung tinatawag nilang draga noong araw, di ba? Pero may nakikita akong dredging equipment dyan sa Kalanganan Mother. According to Cap Bimbo, hindi din nag-ooperate. Pero let's try to find out. Kasi feeling ko nag-ooperate. Oh, kasi bakit siya nagsabi na? Oo, kasi at saka meron ako nakikita ng mga buhangin doon na nakapondo. Pero hindi yung trabaho ng CBMC. Hindi po CBMC. Ang CBMC never started because I was very clear to them that we need to seek the authority of the Sanggunian. Otherwise, hindi kayo pwedeng kumilos. Yun, ano naging resolution kanina? Anong naabot, narating nung kanina sa committee? Nag-caucus yata sila. I don't know kung anong naging agreement nila. We'll wait for the results of the hearing. Ako, I'm still hoping na aprubahan nila yan. Kasi kahit saan mo tingnan, bilangin mo yung advantages versus disadvantages. Yun ang nakikita ko lang kanina, yung gusto lang ng tao, public consultation. But they cannot tell us specific disadvantage that the project will bring about to Cotabato City. Pero advantages, ang dami. Mababawasan yung pagbaha. Babalik sa dating state yung ating ilog. Meron silang corporate social responsibility. So kung anong gusto nilang paggamitan ng pera, it's up to them for the affected barangays. What else? Wala talaga silang masabi kanina kung ano yung magiging disadvantage. Kasi kung meron man ako, makikinig ako eh. I can always reconsider. And I will withdraw my request for memorandum of agreement. So I'm just hoping that they will take action. It's either they say no or they say yes. Because if they say no, and then I hope, no, ito lang ang
aking hamon sa sanggunian. Pagka hindi nila ito inaprubahan, dahil kinakailangan talaga natin na magkaroon ng dredging sa Cotabato City, then sana mag-provide sila ng more viable alternative solution na nagmumula sa kanila. Kasi ako, wala na ako ibang nakikita paraan. Mag-dredging na lang talaga tayo. Kaya nga tayo nag-request ng dredging equipment eh. Yung sa akin, sugal talaga yun on my part. Nabili na lang tayo para mahukay lang yung mga ilog. And nag-agree naman si Sanggunian dahil nakikita nila, problema talaga natin yung pagbaha. Pero here comes a free service. Diba? E pagpalagay na lang natin, kikita sila ng konti dyan. Ang importante, hindi sila kumikita sa atin. I mean, hindi tayo nagbabayad. Mayor, yun sa, ano po, mauna po dito sa Kalamanan, yung dredging. How about po sa other municipality? Hindi ba yung municipality? Dahil, dahil alam natin, ang pinanggagalingan ng tubig is nasa Kidnor or either dito sa Muntawan, Punta dito. Iwasan? No, ang ano kasi dyan, hindi ka pa ba nakaligo dyan? Parang nakita kita dyan na muli naliligo. Naliligo si Jen. Ako kasi nung araw dyan, kasi kami naliligo talaga din. Naliligo-ligo na ano. Dyan din maglaba minsan. Nung nasa Campo Muslim pa kami. Yung part na yun kasi sa may Kalamanan Mother mismo. Yan yung pinakamalalim na part. So in short, lahat ng bumababa, kailangan dyan mo siya abangin. Para kunin. Para ma-maintain yung lalim ng tubig. No, baba lang yan siya ng baba dito. Walang tigilan, non-stop. Mula sa Bukidnon, mula sa Ambal River, pababa dito sa atin. Kaya importante na mag-dredge ang area na yan. Otherwise, magdating ang panahon, magiging island talaga yan. Kasi mapupuno ng, maliban sa basura, yung mga balas, buhangin galing sa taas. So yan yung medyo, pagdating naman doon sa operation sila sa ibang munisipyo, hindi rin ako aware if they have an application with Sultan Mastura and Sultan Kudarat. Pero sa ngayon kasi, ang pinaka main concern nila Cotabato City dahil tayo ay nag meron din tayong study kasi na lumabas na patungkol sa pagbaha sa Cotabato City. Mayor, simple question lang po. Kamusta po ang relasyon ni Office of the Mayor at sa Kuryang Pangunsod? Professional? And I have always been very vocal. In fact, I have given several orders to our department heads to continue cooperating with and supporting Sanggunian Panlungsod. Kung sa side naman nila, hindi ako makakapagsalita. Basta ako, kami dito sa executive department, kung ano man ang kailangang suporta ng Sanggunian Panlungsod, they just have to tell us. In fact, I have written the local finance committee na kung ang kailangan nila ay yung mga requests nila every now and then, we will transfer the money to the Office of the Sanggunian Panlungsod. And then they take care of their own affairs. If we have money. And most likely, we have. Lastly, siguro yung invitation mo sa 65th. Well, bago yung aking invitation, gusto ko lang mag-send ng very clear message din. Naiintindihan ko yung pagtanggi ng ilan doon sa ating proposed dredging project. Naiintindihan ko rin ang proseso na kailangan pagdaanan ng Sanggunian Panlungsod. Ang akin lang, kung may nakikita silang alternative solution, ilabas nila. And then, pangalawa, siguro kinakailangan bilang mga mambabatas, kasi dumaan ako dyan ng matagal na panahon eh. 12 years, naging konsehal ako. Kahit nasabihin pa natin na medyo advanced yung aking study, pero pag may mga ganyang bagay, pinag-aaralan ko muna. Una, pag kinwestiyon ko ito, may mas expert pa ba sa DENR or sa MENRE pagdating sa issue ng environment? Meron pa ba mas expert sa DPWH kung issue ng construction ang pag-uusapan? So kung magre-raise ka lang ng question, iku-question mo yung isang proyekto, then make sure that you are ready with your argument. Kasi kung nagku-question ka lang based on emotions and based on a very shallow understanding of matters, eh parang hindi masyado magandang tingnan. No, so kung sa tingin nila, nag-offer pa ako kanina,
sabihin ninyo sa akin kung gusto ninyo ng validation, but the validator must be an expert in the field. Dapat mas magaling siya sa MENRE pagdating sa environmental concerns. Otherwise, then let's stop questioning it. Meron na tayong environmental impact assessment study. Nagsasabi na hindi ito delikado, na kailangan natin ito dahil nakakatulong sa pagbaha. So, dapat maging intellectual na yung questioning. Not only because you are going back to the issue of people not being consulted and barangay leaders, adabo kapagudasi, hindi na pagpaalaman para doon sa project. So, yun, I hope the message is very clear. Hindi po kami nag-aaway ng sanggunian. Nagkataon lamang na kinakailangan natin pagdaanan itong proseso ito. Pero ako bilang inyong mayor, paninindigan ko yung aking request for a memorandum of agreement with CBMC para magkaroon tayo ng free dredging operations sa Cotabato City dahil makakatulong ito ng malaki sa ating sitwasyon ng pagbaha. On the celebration of the 65th araw ng Cotabato, mga nagagandahan at naguguwapuhang mga media, maraming salamat sa pagtulong ninyo na ma-promote natin yung ating araw ng Cotabato celebration. I'm sure our people will enjoy and hinihiling namin na tangkilikin natin yung ating mga activities, no? Yung ating trade fair, yung ating palaro. So simula ngayong gabi, mabibisi na talaga ulit itong lagi naman talaga itong busy, no? Pero makikita nila before the araw ng Cotabato na baka matatapos na natin yung ating ginagawang facelift sa People's Palace. Nakita nyo naman bago yung ating tiles, yung ating hagdan. So marami pa. Marami pang magagandang mangyayari sa Cotabato City. Tiwala lang, taimtim na dasal na sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan ng inyong mga leader ay at the end of the day, mahuhulog lahat ito sa benefit ng ating mga kababayan. Normal na proseso po yung ating pinagdadaanan. Tayo bilang executive, dadaan sa sanggunian. Si sanggunian naman, pagka may in-approve, kailangan dumaan dito. So, in the interest of our people, no? Sa ngalan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng totoong serbisyo publiko, umaasa ako na ang sanggunian at ang aking opisina ay magkakasundo sa mga bagay na makakabuti para sa lahat. Marami pong salamat. Marami salamat, Mayor. So, yan po ang pinig. At panayam sa Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bosch. Jen, tuga pa yun ang intention sa akin naman. Manote akin naman. Marami ba? Thank you so much, guys, for watching. Assalamualaikum. Bakit pa sabihin na klaro naman talaga?